Balita sa lungsod ng Makati, isang Amerikano at ang asawa niyang Pilipina na kapwa tinatawag ng mga charity worker ang nabiktima ng salisigang. Ang isa po sa mga kabataan ay may karga pang sanggol. Ang nahulikam na kalkuladong pananalisi ay tinutukan ni Emil Sumangil. Eksklusibo! Pagbaba sa kondominium ng mag-asawa, dala ang kanilang mga maleta. Nagpatawag sila ng taxi patungong Naiya. At habang nag-aabang sa bangketa ang mag-asawa, dito na sila pinalibutan ng mga miyembro ng salisigang. Ang isa sa mga lalaking unang lumapit, kumamot na sa ulo na tila nagbibigay na ng signal sa iba pang mga kasama. Di nagtagal, ilang kasabwat pa nila ang dumating, kabilang ang isa pang babae na may karga pang sanggol. Masdan maigi ang susunod na mangyayari. Sistematiko ang kilos ng pangkat, lahat nasa timing at tila ba mga dibaterya. Isang babaeng nakapayong ang tumayo sa harapan ng mag-asawa. At nang matabingan na ng payong ang mag-asawa, may kumausap sa kanila. At sa kanilang paglingon, tinangay na ng isa pang lalaki ang handbag ng biktima na sinabayan pang maglakad ng isa pang babae para takpan ng kasama. Ilang segundo pa lumipas nang madiskubre ng mag-asawang sila'y nanakawan na. Ayon kay Maria Corazon Wood, asawang Pilipina ng Amerikanong biktima na si Douglas, na-trauma raw ang kanyang asawa at sa halip na dito sila magretiro sa Pilipinas, nawala na raw ito ng gana. Hiyang-hiya ako dun sa asawa ko kasi parang feeling ko, kababayan ko mismo ang nag-ano sa kanya, ang bumiktima sa kanya. Parang ang sama-sama ng loob ko at hiyang-hiya ako na nangyari ito sa kanya dito sa Philippines pa. Mahigit $5,000, gadgets at laptop ang laman ng bag ng Amerikanong biktima. Iniimbestigahan raw ito ng Makati Police. Ang labis na ikinalulungkot pa ni Maria, kasamang tinangay ng mga kawatan ang lesson plan na ginagamit nila sa kanilang charity work na pagtuturo ng libre sa mga batang mahihirap sa Thailand. Isa pa yun sa kinakasama ng loob ng husband ko. Sabi niya, hindi lang sila nagnakaw sa atin, kundi pati sa mga bata sa Thailand, yung mga maliliit na bata sa children's home. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.